Girl, sa tingin mo papayagan ni Madam na ibenta yan sa mga bookstore? Dapat nga eh. Alam mo, dapat yan ang gawing market. Kailangan bayaran ako ni Attorney Vic, imamarket ko yan ng bongga. So, dapat na mag-interview. Alam mo, alam nyo, all of a sudden, gusto ko nang basahin yung libro. Ni Attorney Vic? Oo, di ba ni... Maitim po ba? Maitim na, may amoy pa. Kapag inugasan namin, nadurog na. Naku po. Naku po. Yan na nga ba sinasabi natin? May panibagong problema ho itong si Lisa Araneta Marcos. Good luck na lang ho talaga dito kay Lisa pagka nabasa nitong si Direk Daryl Yap, yung libro nitong si Attorney Vic Rodriguez. At para doon sa kampo nitong si Attorney Vic, kung ang ini-aim ho nila dito, mas maraming Pilipino ang malaman kung ano nga ba ang nangyari diyan sa Malacañang nung itong si Attorney Vic Rodriguez pa ang executive secretary. Makipag-collab na ho kayo dito kay ano kay Director Yap para sa pagpo-promote ng libro na to, no, kasi napakalaking bagay ho niyo, no, napaka-raming sumusunod diyan kay ano kay Director Yap. Pag kaya na i-pinromote niya, napakalaking impact noon. Mas maraming Pilipino, mas maraming loyalistang makakabasa nitong libro na to. Mas maraming mamumulat kung gaano kasama ang mga nangyari diyan sa Malacañang nung executive secretary pa itong si Attorney Vic Rodriguez. At para makilala nitong mga Talyanista, mga loyalista, kung sino nga ba yan si Lisa Araneta Marcos, di ba? At bago ho tayo mag-react diyan sa naging talakayan nitong si Ma'am Sas at nitong si Direk Daryl Yap at nitong si Ma'am Joey Cruz kagabi, gusto ho muna natin palakpakan ang ating 26,500 new subscriber dito sa PH. Hindi ho natin pwedeng kalimutan yan, no, yung mga bagong subscriber natin. At kung naligaw lang ho kayo dito sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. Palakpakan na rin ho natin itong si Ma'am Sas, itong si Direk Daryl Yap, yan si Ma'am Joey at yan si Sir E.D. Ito ho sila, ito. Ayan, no? Palakpakan ho muna natin sila. Bago tayo dumako dyan sa naging talakayan nila na yung kagabi, meron ho tayong nakita sa social media, no, kaninang umagang paggising natin. Ang tanong ho natin, bakit ho kaya itong si Martin Tambaluslus Romualdez, sobrang obsessed ho niya sa bigas. Ngayon, no, mga kababayan, siyempre gasgas na yung Mr. Palengke. Ngayon, no, ang gusto atang itawag niya sa sarili niya, Mr. Rice Romualdez. Ako po. Siguro itong si Romualdez, ito ano lang naman to. Sa tingin ho natin, ha, nandun pa rin ho siya sa panahon ng kampanya na kung saan bumenta yung pangako nitong si Marcos Jr. na 20 pesos na bigas. Marami hong nakapansin dito kay Martin Tambaluslus Romualdez. Tandaan ho natin, mga kababayan, ha. Lagi ho natin sinasabi dito, itong si BBM, tapos na ho yan. At kitang-kita naman ho na talagang ang pumupustura sa 2028 election itong si Martin Tambaluslus Romualdez. Kaya ho natin ho siya laging kino-content dito sa PH Update para mamulat ho yung ating mga kababayan kung gaano katinding panluloko ang ginagawa nitong mga politiko na to para mapakita sa taong bayan na talagang tinutulak nila yung interest ng mga ordinaryong Pilipino. Mantakin nyo, mga kababayan, ang itatawag na hata dito sa mama na to, Mr. Rice Romualdez. Ang problema ho dito, mga kababayan, para ho sa mga kababayan nating nakabili ng bigas o makakatanggap ng bigas nitong si Romualdez, na kung saan, kitang-kita nyo naman ho na nabubulok at hindi na pwedeng kainin ng mga tao. Ang sabi nga ng iba, patuka na sa manok o sa bibi yung mga dinibigay na bigas nitong si Romualdez. Pagka ho pagdating ng 2028 presidential election, dahil talagang tatakbo yung walang yan, tandaan nyo ho yung mga pinaggagawa nitong si Martin Tambaluslus Romualdez. Kasi ayaw na ho nating masyadong birahin itong si Marcos Jr. O bibirahin natin siya dahil matagal-tagal pa yung manunungulan. Pero agapan na ho natin yung susunod na 6 taon pagkatapos nitong si Marcos Jr. na maupo itong si Martin Tambaluslus Romualdez. Kasi ho, kung itong mama na to, nagagawa ho nyo yan, itong mga ganitong klaseng bagay. Ito ho, nagagawa ho nila itong mga ganitong klaseng pag-eepal, yung pagre-repack ng hindi makain-kain na bigas.
Isipin nyo na lang ho mga kababayan, kung sakaling maging presidente ang mama na yan, anong mangyayari sa atin? Dito sa bahagi ng video natin na ito mga kababayan, pakinggan ho natin. Ah, ang isa sa mga nakabili sa bigas nitong si Romualdez. Kailangan ho talaga natin ikabit ang pangalan nitong si Romualdez dyan sa mga nabubulok na bigas na yan. Ah, kung ang mga Pilipino eh kayang bigyan ni Romualdez ng mga ganyang klaseng bigas, ha? Ah, huwag na ho kayong magpunta ng mga Kadiwa store dahil itatrato ho kayong hayop nitong mga walang yung leader na to. Imagine bibigay ho sa inyo mga nabubulok na bigas. Ito ho si Nanay, pakinggan niyo ho yung sasabihin niya. Ah, shout out dito kay Showbiz Fanatic. Ano pangalan ito? Showbiz Fanatics. Sa kanya ho natin na rin nakita itong video na to. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Ayaw ko mabaho. Magkain ako ng hayop eh. Pwedeng kainin pa namin may hirap. Pero sa mayayaman, magkain ng hayop ito. Grabe. Oh. Ano yan? Nay, pagkain ng hayop nitong si Tambaluslos. Yung mga manok at baby ni Tambaluslos, yan ang pinapakain ho nila. May amoy na eh. Sabi nitong si Nanay, may amoy na daw yung mga bigas na binibenta dyan sa Kadiwa store. Di ho ba nakakahiya yun na Speaker Martin Romualdez? Binibida nyo ho yung 25 kilo kada bigas na ibinibenta dyan sa Kadiwa store. Anong sabi nung isang nag-komento yung tinanong siya kaugnay dyan sa bigas na yan? Sana sa mga palengke, ganyan din. Eh, hindi ho pwede. Kasi ho, kumbaga yung binili ho ng ating pamahalaan yan doon sa ating mga magsasaka ng palugi. Ganun ho ang nangyari dyan. Or else, yan ho yung lumang stock ng NFA na hindi na ho gustong bilhin sa merkado kaya pinamimigay na lang. Di ba naan yan, nakabulto-bulto? Ha? Siguro yun yung pinaka nasa ilalim o yung pinaka nasa taas. Kung alin man sa dalawa, no, yung pinakalumang bigas ho yan. Yung hindi na bebenta sa merkado, kaya pinamimigay na lang dyan sa, binibenta ng palugi dyan sa Kadiwa store. Kung yan naman yung bigas na mabibili nyo dyan sa Kadiwa, mabango, ha, masarap. Ibig sabihin ng mga kababayan, binibenta ho yan ng Kadiwa ng palugi. Kung binili man yan sa ating mga magsasaka, binili ho yan ng nasa tamang halaga, ibibenta ng palugi. Ang tanong, saan ho galing yung perang pinangsalo doon sa paluging benta sa mga kababayan natin? Malamang sa malamang, galing ho yan sa pondo ng sambayan ng Pilipino. Diba? O malamang sa malamang, galing yan doon sa pondo ng ayuda. Ha? Na siguro, yung iba ilinagay dyan sa mga bigas na yan para maipakita dito sa administrasyon ni Marcos Jr. At para mailatag yan sa susunod na sona. At para maging bentahin itong si Tambaluslos na nang dahil sa akin, kaya ako gawin yung susunod na presidente. Ha? Nang dahil sa akin, naging 29 pesos kada kilo ng bigas. May itim po ba? May itim na, may amoy pa. Pag inugasan namin, kaladurog na. Naku po, maitim na, may amoy pa. Pagka daw inugasan, sigurado madudurog na. Itong mga leader ho natin, tingin sa mga kababayan natin, mga hayop eh. Hindi ho sila... Kasi ho, kung mahal ho, kaya kagaya dito kay nanay, kung mahal ho ng administrasyon na to, ito ha, kung mahal ho kayo ng administrasyon at mahal talaga nila, may concern sila sa sambayan ng Pilipino, hindi ho nila gagawin sa inyo yan. Yung mga lumang bigas sa NFA, ibebenta ng 29 pesos. Mga kababayan, patapon na ho yan, itatapon na yan. Siguro kada kilo niyan dapat 5 piso na lang o 3 piso. Kasi pagkain na ng hayop yan eh. Ngayon, ang ginagawa ho nila, pinagkakakitahan pa nila. Di ba? Pinagkakakitahan pa ho nila yung bigas na dapat ibibenta ng 10 piso. Kasi pagkain ng hayop yan eh. Pinapagkain ng tao yan. Kung ganyan ho kayong itrato ng administrasyon na to sa susunod na eleksyon, galingan nyo ho sa pagpili. Huwag na ho kayong magpabudol. Ito kay nanay, ha, huwag na ho kayong magpabudol sa mga nakabili ng bigas dyan sa Kadiwa at para doon sa mga Talyanista at mga ensaymada vloggers. Paano nyo irerebat yan? Oh. Hindi nga alam ni mother na inaano siya, binibidyohan siya. Oh. Nagre-reklamo siya. Siyempre, anong gagawin nyo? Anong gusto mangyari ng administrasyon na to? Lahat na lang ng gagawin nila, walang reklamo sa bayan ng Pilipino. Hindi pwede ganun. Yung mga troll nitong si Tambaluslos, itong si Sabina 14, sigurado ho trolls yan.
Ah, sumusugod ho yan, bawat post ni Romualdez, meron doon silang attendant doon. Itong si ano, itong si Sabina 14, oh, present, nakapag-comment na ako, ma'am. Hindi mo makukuha yung sweldo mo, kailangan mag-commento ka dyan, Brad. Ginagawang ban-aid. Bali, ilang kilo po yan? 5 kilo, dati 3. Sa ano po yung... Pag sa 3 kilo, kulang ang ano pagkain ng isang pamilya. Sa nila, with growing child, matatakaw ang mga teenager na pala. Kaya kulang ang 3 kilo. Pero ngayon, nagbigay sila 5 kilo, maitim na, may amoy pa. Yan ho yung nabebenta ng 10 piso siguro, binenta ho ng kadiwa na 29 pesos. Ibig sabihin, kumita pa ho itong mga walang yang to. Mahiya naman kayo, kayong mga nag-o-operate dyan sa kadiwa. Ha? Huwag nyo nang ibenta pag kami amoy na. Sabihin nyo dito kay Romualdez na ipakain na lang dun sa mga hayop niya. Dapat yan ang pinapakain dyan sa mga congressman sa House of Representatives. Dapat yan ang isineserve yung mapahong kanin. Walang yata talaga nitong administrasyon na to. Ngayon naman ho, mga kababayan, dumako ho tayo. Siyempre si Romualdez pa rin ang topic natin. Hindi ho tayo pwedeng hindi ho natin pwedeng tantanan tong mama na to. Dahil ho, pagkatapos ni Marcos Jr., pagka hindi ho tayo nag-ingat, ay mapeperwisyo ho tayo dyan sa mama na yan. Ha? Kaya ano yun ho natin, dapat every video natin, meron ho tayong punto de vista dito kay Martin Tambalos o Romualdez. Kasi sino bang pupustura? Yan si Sandro? Hindi pa pwede si Sandro. Sa tingin nyo ba, papayag yan si Lisa na si Sarah ang ipuesto ng administrasyon sa 2020? Wala na nga sa gabinete, di ba? Ang malinaw na lang ho, na talagang todo ang pag-eepal at ang pagsipsip kay Marcos Jr. at talagang kajaming nitong si Lisa Araneta Marcos. Eh wala akong iba kung hindi itong si Martin Tambalustos. Kaya yan ho, dapat mag-focus ho tayo. Oo, talakayin natin yung mga maiinit na issue ngayon. Pero huwag ho natin kalimutan itong susunod na magpapahirap sa Pilipinas kung magkataon. Wala akong iba kung hindi si Martin Tambalustos Romualdez. Eto mga kababayan, base dito sa post ng Manila Bulletin, House Speaker Martin Romualdez said, he wants to put stop to the rogue pogos that have been behind recent alarming reports of the criminal activities. Tambalus-lus talaga eh, no? Ha? Tambalus-lus po talaga. Hindi yung mga ano, hindi yung mga rogue ano, yung mga illegal pogo operation ang problema dito. Alam niyo anong problema dito? Yung kabuuan nitong idea ng pogo, tanggalin niyo yung pogo, matatanggal yan. Yan ang mga criminal activities na yan. Ay, huwag niyo sabihin na yung mga rogue pogo operators, yung mga illegal pogo operators, o pogo operations sa ating bansa, sila lang yung gumagawa ng illegal activities. Hindi ho ganun yun, mga kababayan, kasi mga banyaga yan eh. Kahit doon pa sa mga legal pogo operation o yung nagbibigay ng payola, yung mga yon. Kasi o pagka hindi kayo nagbigay ng payola, eto ha, allegedly, nabalitaan ho natin, di umano. Sa mga pogo operators na to, eto ano na to, warning shot na to from Speaker of the House. Dahil alam naman, marami din kumakalat na balita ngayon sa social media, yung pera ng pogo, siya daw hong gagamitin sa susunod na ano, midterm election. Kaya warning shot na to. Ah, tatrabahuhin yung mga pogo operation na walang payola. Kailangan na kailangan yung pera nyo ngayong 2025 senatorial election. Kasi kung ang target nitong administrasyon na to, eh maitigil na talaga itong criminal yung mga criminal activity na pogo related o dahil dun sa mga banyagang konektado sa pogo, eh tanggalin na lang once and for all yung pogo sa ating bansa. Mantangin nyo mga kababayan, yung mismong bansang China ay ini-encourage yung ating bansa na itigil nyo na yan. Ah, nalalagay sa alanganin yung buong komunidad ng mga Chino dahil dito sa pogo operation na to eh. Ah, kagaya na lamang doon kay Mayor Alice Goh,
hindi naman hulat ng Chino ganun. Yung Chinese, Filipino-Chinese community, hindi ho sila natutuwa doon sa mga pinaggagawa niyong meme dito kay ano kay Alice ko. Hindi ho sila natutuwa. At tandaan ho natin, karamihan ho sa mga ano na yan, Filipino-Chinese ano mga businessman ho yan. No? Sila ho yung may-ari ng mga malalaking business sa ating bansa. Kaya yung pagbubuli nitong si Risa Hontiveros, good luck na lang. Ha? Sa mga Chinong magdo-donate sa ano mo sa kampanya mo kung sakaling tatakbuhan ng vice presidente o presidente sa 2028. Kasi pumupustura din ho yan eh. Paano na lang kaya kung ang talagang magiging kumbaga itong si ano, itong si Tambaluslos eh Dicoy lang pala yan. Ang talagang kainuman nitong si Lisa Araneta Marcos eh walang iba kung hindi to si Risa Hontiveros. Diba? Kailangan din ho pala natin banatan dito si ano si Risa Hontiveros, baka siya yung ipostura ng administrasyon, no. Magkaganon pa man mga kababayan eh pasadahan na ho natin na mabilisan, mag-react na ho tayo na mabilisan dito sa banat nitong si itong si Direk Daryl Yap, no, doon mga punto de vista niya kaugnay doon sa libro nitong si Attorney Vic Rodriguez. Pakinggan ho natin. So dapat na mag-interview. Alam mo, alam niyo all of a sudden, gusto ko nang basahin yung libro. Ni Attorney Vic? Oo, di ba Nico talaga bet? Number one, alam mo, nung nakita ko kasi, may mga nagpo-post kasi like, nakita yung parang table na may penmanship ba ni Lisa yon. Penmanship niya ba yun? Yung bumibilog-bilog doon? Oo. Yung mga ganun. Alam mo, dapat ang tinitle niya na lang, resibo. Kung puro resibo lang hindi din. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Hindi po pwede kasi si Jover, meron siyang libro, ang title, resibo. What? May libro si Jover? Yes! Ano ka ba? Diba tinuloy-tuloy, binonggang-bongga nga nila yan nung na-out nga siyang Filipino of the Year and then the next year, parang February, nag-launch ng libro ang title Resibo. Mm-hmm. Huwag mo sabihin sa akin na mukha niya ang cover. Ay, hindi naman. Okay. Tingnan ko nga. Ilibro pala siya at ang ina, Resibo. Jover. Laurio. Putang ina, meron nga. Meron? Ang luto. Pero mas bagay kay Attorney Vic yan. Hindi, pwede, dapat ang title na lang niya. Pwede, pwede. Kasi yung ano, eto ano lang ah, Kingmaker. Hindi kasi si Attorney Vic, sabi doon sa ano kahapon, hindi naman siya pumili dyan eh. Hindi siya pumili dyan sa Kingmaker na yan. Siguro doon sa mga nakapaligid at nakakita doon sa ginawa ni Attorney Vic nung panahon ng kampanya, talagang nagtrabaho siya nung para sa kampanya nitong si Marcos Jr. Nasa kanila yun. Kung, yun ang pangalan na pumagagawaan natin. Diba? Kung nabigyan lang ng pagkakataon, actually yung resibo, medyo magandang ano yun, magandang title yun. Resibo by Attorney Vic Rodriguez. Siyempre, kumbaga, napaka-controversial ng ano ng title. Yung intriga ba? Yung mabasa pa lang ng mga nadaan ka sa National Bookstore. Resibo by Attorney Vic Rodriguez. Tapos nakalagay yung mukha ni Butod. Di ba? Champing. ang matakot kayo pagka ginawa ng series nitong si Direk Daryl Yap yung 75 days ba? Last 75 days in Malacanang nitong si Vic Rodriguez. Naku po. Maghahalong balat sa tinalukan talaga. Collection of blog entry ni Pinoy Ako. Pinoy Ako blog? Ito. Diba? I told you. Eh kasi, libre promotion pa to, Jover, ha? Hindi kasi okay yung Kingmaker, eh. Honestly. Actually, hindi nga maganda yung title. Kasabi ko nga, kaya nga parang, kasi yun ang unang mo maiisip, eh, diba? Kingmaker, eh bakit kung, kasi parang, it is kind of taking the credit for BBM being the president, eh. Parang may pagkaganon yung dating, eh, diba?
Tsaka yung laman ng libro niya, it's not about BBM naman eh. It's about Lisa, diba? So, might as well focus on the girl. Yun nga lang. Kailangan talaga nakaproject talaga dyan yung libro ni Jover. No, kita ninyo ako si Jover nakakagawa ng libro. My God! Dream high, guys! Diba? Ayan, 350 yung libro ni Jover, oh. Diba? O, diba? Kakaloka. Ayan. Yeah, parang ako din, no? Medyo ano din yung kingmaker, eh. Parang overreach. Yeah, it's not good sa marketing. Sa Pilipino, sa Pilipinas, sa kingmaker, Imelda. Sa kami documentary, ang title Kingmaker, pero tukol kay Imelda. Exactly. Uh-huh. So, yan yun. So, parang hindi talaga, ano, sayang. Alam pero hindi sila nag-market research. Correct. Ako, ang tawag dito, noong una nga, parang akala ko, hindi ko naman siya intention na tapusin. Maganda, Joey. Ang dami niyong pasabog. May mga... Sige nga, Joey, patingin nga. Kasi sinabi ko kay Mam Betsy, pinapabilin na ako ng libro. Sinong Betsy? Chief of Staff ni Senator. Kingmaker. Alam mo, dapat ang title na rin dyan, The Executive Secretary. Oh. 75. Correct. Yun maganda. Ako doon. Tsaka ano eh, napaka, kumbaga, nakaka-intriga, The Executive Secretary. Last 75 days in Malacanang. Dapat may 75 kasi 75 days. 79 days. Ah, 79. 79 days. Or 79 days. Hindi, 7, ano, yung tipong, ano, the, I don't know. May, sabi ko, made in Malacanang na lang dapat. Ayun. Tapos, yun nga yung, di ba yung chika sa kanya na ginastos niya yung ano, ganyan-ganyan, yung campaign funds. Nasa libro. Oh, nasa libro. Next eh, yung ano, smart. Ina-identify niya doon kung sino may hawak ng ano. Ina-identify niya doon kung sino may hawak ng campaign funds. Nako. Eh, yung Smartmatic. Hindi niya masyadong inano yun. Hindi niya masyadong in-explore yun. Ito kasi ang Joey. Sa kanila, for them, undoubtedly, nanalo si BBM. Ganon. Ngayon, whether there are pandaraya doon sa number, kung merong pandaraya, it is on the number of votes. Pero, the result, the victory would still be, Bakit nagdududag ka, Daryl? Hindi, parang ang ganda pala kung ang title na lang, You Can't Spell Victory Without Vic. Ako po. Hindi tayo dyan. Grabe mga patawa ni Daryl. Tito joke. Kasi hindi ko talaga gusto basahin because of the title. Pero nung nakikita ko na yung mga posts sa Facebook na may penmanship si Lisa, nakabilog, naka-highlighter na green yung mga position sa gobyerno. In short, merong family tree. Naku po. Yan ang nga ba sinasabi natin. Pag kayang si, yari na naman to si Lisa Araneta Marcos. Diyos ko, nakakaloka. Tapos, family tree. Inano pa niya, sinabi pa ni Joey, inamin doon ni Attorney Vic na hindi sila okay ni Amy. I really want to read it because this happened during Len times, talagang hindi sila okay at natatawa ako sa mga remarks ni Senator. Oo. Attorney Vic. Alam mo ba yan, Joey? Alam mo yan, 'di ba? 'Di ba kinukuwento ko yan sa iyo kung paano laitin ni Senator yung Attorney Vic? Ayan. Yan ba, Joey? Mga hard copies yan nasa correct, naka-display doon. Ano yung hard copy? Lahat ng document attachment dito, nandun sa naka-exhibit doon. Book launching niya.
Lahat ng original documents. Joey, invited daw ako dyan? Hindi ko alam. Nandun daw yung name ko, pero hindi wala naman nag-invite sa akin. Talaga ba? Oo, sinabi sa akin ng camp na I was invited. Kasi yung isa kong name na binigay, Daryl. Kasi nga... Okay. Plus one. Oo. Ibang Daryl pala, kung, Joey. Kung kunwari, kung... Daryl kasi pangalan ng boyfriend ni Joey. Daryl kasi yung pangalan ng jowa ko. Ang jowa pala niya. Kaya pala, akala ko in-invite ako. Pero yung pero actually, ano mo nga, yung spelling ng pangalan mo, kasi di ba iba yung spelling ng pangalan niya? Yung pangalan mo na... Alam mo, saan ba nakalabas na ba yan o online lang? Online. Girl, so tingin mo papayagan ni Madam na ibenta yan sa mga bookstore? Dapat nga, Ed. Alam mo, dapat yan ang gawing market. Kailangan bayaran ako ni Attorney Vic, imamarket ko yan ng bongga. Oh, yan na oh. Pamarket na ni ano ni Direk Daryl. Yeah. Kasabay ng ano, nga isasabay ko yung book ni Sas because it's very encouraging. Dapat nga nakaano yan eh, naka alam niyo, hindi mo pinuha ko yung libro ko. Well, ako bundle kay Tiglaw. Buy one, get one. Pagka binili mo yung kay Attorney Vic, makukuha mo yung kay Ma'am Sas. Oo, well, dapat naka... Susunod na libro bibili natin yung kay Ma'am Sas, no? Bilhin din natin yung libro nitong si Ma'am Sas. Support din natin siya, no? Bilhin nyo, alam ko, nasa mga online shopping app na yan. Naka-bundle. Yeah, ka-bundle. Walang pakialam yan si Daryl sa current events. Grabe ka naman, Sas. Am I true or am I right? You are encouraged. Tawad-tawa ako kay Chrisette. Oh my God. Hanapin niyo yung ano, Joey, hanapin mo sa YouTube yung may title na Bigas na binenta sa kadiwa, maitim na mabaho. Ay, oo! Nakita ko nga ito. Teka. Nakita ko yun. Sa 24 oras. Sa 24 oras kanina, in-interview yung pinabili dun sa kadiwa, alam nyo sobrang, yung 29 pesos na yon isa subsidy pala dun 9 pesos. Tapos, para ka pang dadaan sa butas ng karayom bago ka makabili. Kasi may mga registration. Magka-qualify ka lang kung 4-piece ka. Yung ano ka? Yung mga ganyan-ganyan. Tapos ang ending ng balita, nagsalita yung nakakuha. Bago siya magsalita, nagbuntong, hininga muna siya. Sobrang comedy. Sabi niya, ano masasabi mo sa gobyerno na unti-unting tinutupad ang 20 pesos na bigas? Sabi niya, ay, sana sa mga palengke, totoo, nakakatawa yung sagot nung in-interview. Sana daw sa palengke available, hindi sa kadiwa, dahil hindi daw lahat may alam kung nasan yung kadiwa. Oo nga. Mapapagalitan yung GMA niyan. Tama naman siya. Yeah. Ito. Ano yan? Ipalabas mo nga. Ito. Palabas mo nga, Joey. Ay, teka. Ano ba yan? Walang audio, Joey. Teka lang, ha. Baho! Naglain ako ng hayop, eh. Hindi kahiling pa namin. Wala. May hirap, pero sa mayayaman, pagkain. Hanapin mo nga ito, tapos download mo sa akin. Oh. May team po ba? May team na, may away pa. Kapag inugasan namin ito, nadurog na. Pwede na, no? Ginagawang band-aid. Kali lang kilo po yan. 5 kilo, dati 3. Sa ano po yung... Pag sa 3 kilo, kulang ang ano pagkain ng isang pamilya. Sa lima, with growing child.
Sorry. Ano ba yan, Joey? Diyos ko, dahil pinagaga ka. Hindi, hindi. Gusto naman si Ma'am Zaz. Sinermonan pa to si Ma'am Joey. Hirap na nga sa kaka. Tapos sa simula. Simula kasi simula. Tama naman, dapat simula. Napaka-racist naman. Basta po yung nabilin yung bigas. Ngayon po mabaho. Ang kain ako ng hayop eh. Naku po. Kailin pala ni may hirap pero sa mayayama pagkain ng hayop to. Correct. Pagkain ng mga krokodil ni Tambayan. Maitim po ba? Maitim nga, may amoy pa. Naku po. Kapag inugasan namin po, nadurog na. Ginagawang band-aid. Bali lang kilo po yan. 5 kilo, dati 3. Sa ano po yung... Pag sa 3 kilo, kulang ang ano pagkain at isang pamilya. Sa lima, with growing child, matatakaw ang mga teenager na palaki. Kaya kulang ang 3 minsan. Pero ngayon nagbigay sila 5 kilo, maitim na, may amoy pa. Sabihin mo kakain ng mabuti ang bata ano po. Alam niyo rebuttal niyan itong mga ano, nitong mga ensaymada Italianista. Ano ba naman yan, Nay? Napaka-reklamador mo. Anak na ba na grabada. Teletabloid, Abante News. Grabe naman yung makasabi ng maitim na, mabaho pa. Panghayop daw, panghayop. Napaka-racist naman ni ate. Grabe, putang ina, nakakagalit. Ganyan magtrato ng mahirap yung admin, ano, parang... Correct. Di, pwede na sa inyo yan. Total mahirap naman kayo, eh. Magtiis na lang kayo dyan sa bukbuking bigas. Last na nangyari ito, panahon ni Pinoy, eh. Yung may pila sa NFA. Oo, tapos ang back, tapos sira yung pag-anong kanin. Ayun, bigas. Oo, tapos yung nag-yellow-yellow na yung ano, inaamag eh, talagang, na yun. Ano naman to, eh, talagang comparable talaga sa Pinoy ito. Very Pinoy. Correct. Talaga ito. You know, so, I remember... Sobra pa nga. Pinoy 2.2. Yeah, I remember may interview si BBM noon. Anong sabi sa kanya, describe Pinoy's admin. Ang sagot niya, a failed presidency. Okay. Hanapin niyo yon. May sagot siyang ganun. A failed presidency. Alam mo, dapat gawin mo ng ano, ang third version ng iyong series, Daryl. Diba, ano ka? Mim? Mom? Dapat ang susunod mo. Ano? Mad. M-A-D. Mama Mayan. Mad? Ano yung mad? Mama Mayan ayaw sa droga? Oo! Oh, Tumpak, Derek! Hindi, ako, Mim, Mom, Ma'am Lisa. Yun siya. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Supportahan din po natin yung ating mga kasama. Pag-ingat po kayo lahat, palinad na Pilipinas.